Sagittarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading para sa araw ng July 3 to 9, 2023. This is a general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi, just take what resonates. Panoorin nyo rin ang inyong Sun, Moon, Rising at Venus signs para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. And also, if you are interested in private readings, open ang ating July calendar. So you can book anytime now. And then, meron tayong promo para sa mga returning clients, no? So, kung nakapagpa-read na kayo sa akin, kahit isang beses lang since 2021, pag nag-book kayo ng private reading ngayong July, meron kayong 25% discount. Ayan, on all services. So, you can check my website, mrqueenph.com, para sa lahat ng services na ino-offer. And pwede rin kayong mag-book from the website. Okay? Pa-follow like na rin ang ating Facebook page, Instagram, TikTok. Okay, Sag, let's see. Ano yung ganap for you? July 3 to 9. Okay, so meron ditong first house. And then you have Uranus in Aquarius in the first house. Okay. So, yung iba sa inyo, meron kayong drastic change na gagawin sa inyong sarili. Pwedeng physical to, sa physical appearance ninyo, no? Pwedeng biglang may magpapagupit sa inyo ng sobrang ikse. Or yung iba, magpapakulay ng buhok. Anything na very unique or biglaan na decision ninyo to make some changes in your appearance. Yung iba rin naman sa inyo is about yourself, no? Yung pananaw mo sa buhay, maaring merong biglang magbabago ang inyong belief system. Yung mga dating pinaniniwalaan nyo noon, mababago kasi may nag-open na new belief system sa inyo. Pwedeng yung iba, pwedeng religion to, related sa religion. Yung iba naman sa paniniwala sa buhay. Okay, so pwede rin tong related sa inyong spirituality. Some of you maaaring nagkakaroon ng spiritual awakening. Okay? So, with Aquarius energy here, it also seems na parang you are entering into your true self, no? Yung pagiging totoo. Oo, na parang sorry, not sorry. Parang unapologetic true to yourself. Ganyan. And then, you also have Manas. Manas is about humanity, no? About yourself rin. So, nagkakaroon ka ng self-awareness about your authenticity of who you really are, no? Meron ditong Hagala. Some of you maaring, you might experience, yung iba lang naman na, yung tinatawag nilang identity crisis or midlife crisis, quarter life crisis, things like that, na parang you feel na hindi mo alam kung saan ka papunta, hindi mo alam kung ano yung direction na tatahakin mo, kahit na sa tingin ng iba, established ka na or maayos naman yung buhay mo. But this is something internal para sa inyo, no? Maaring ngayon may confusion because, yun nga, nagkakaroon kayo ng identity crisis or midlife crisis na you don't know which way to go or ano pa yung dapat nyong i-explore. That's why ngayong week na to, may mga revelation, no, about you, about what you can do more. Ano pa yung pwede mong i-explore sa buhay mo? With Feihu here, yung iba sa inyo magkakaroon kayo ng prosperity, no? Feihu kasi is about wealth, generosity, so maaring may ano, money opportunities for you. And I think itong pag-explore nyo sa sarili ninyo, dito nyo mas makikita yung mga bagay na kaya nyong gawin, ano pa yung kaya nyong gawin. So, this is you coming out of your shell. At yung paglabas mo sa shell mo na yan, yung pagtanggal mo sa mga limitations sa paligid mo, dyan ka mas magiging successful kasi mas magiging productive ka. Oo. Mas magiging creative ka. So, let's see your energy, Sagittarius. You have the Eight of Cups. Oh, meron ka talagang iiwanan. Merong change, merong shift. Diba? Yung mga, ano na, no longer serving your highest good, your highest purpose. Kasi parang may tinutuklas ka sa yung sarili. Oo, gusto mo ng happiness, gusto mo ng katatagan ng family, no?
And there's also prosperity coming in, lalo na sa family mo, with the King of Swords. You are getting a lot of power and ambition and influence. So, maaring ngayon, ano, mas malakas yung loob mo, mas naniniwala ka sa sarili mo. Oo. Yun nga eh, like what I mentioned kanina, you're becoming more authentic, unapologetic, kasi kilala mo na yung sarili mo, mas kilala mo na ngayon yung sarili mo. Your challenge is the Queen of Wands, Justice, and the Empress. Okay, ang challenge sa'yo is kung paano mo mas i-develop pa yung sarili mo. Kasi you're someone who is very creative. Marami kang mga ideas na pwedeng isinantabi mo dahil lang sa nagpa-apekto ka or nagpa-impluensya ka sa opinion ng ibang tao na hindi mo kaya yon. So, ang challenge sa'yo is how are you going to balance the situation. Yung parang pag-aaralan mo ano yung pros and cons. Totoo ba talaga yung sinasabi nila na hindi mo kaya? O dinidiscourage ka lang nila dahil natatakot sila na maangatan mo sila, maungusan mo sila? Oo, may mga ganun eh na didiscourage ka low-key na, ay, mahirap yan. Tipong, halimbawa, gusto mo mag-business, no? Sabihin mo, i-share mo sa friend mo or sa kamag-anak mo or kung sino man. Tapos sabihin sa'yo, ay, mahirap yan. Ako, sobrang effort mo dyan. Tapos, malulugi lang. So, diba, kumbaga, ay kahit na sinishare mo pa lang yun, although nagbibigay sila ng advice, pero dinidiscourage ka na agad. Kaya lang magkaiba kasi yung experience nila or yung point of view nila sa iyo, no? So I think you're going to embrace your unique self, yung totoong ikaw na hindi ka matatakot sa decision making na gagawin mo. So this is your opportunity. You have the Two of Cups, you have the Nine of Cups, and the Eight of Wands. Yes, you have the opportunity to do it on your own, or meron ding tao na very much supportive sa iyo. Okay, someone who makes you feel happy, someone na naniniwala sa kakayanan mo. And kahit isa lang yan na tao na yan, masaya ka na, kumbaga kumpleto na sa'yo. Kahit na isang daan yung mag-disagree sa mga ideas mo, okay lang as long as merong isang taong naniniwala sa'yo. So you are going to be very optimistic. And your blessing is the High Priestess. You have a lot of wisdom. And the Two of Pentacles. The blessing for you is so you're going to be very busy doing a lot of things. And yung iba sa inyo, itong mga ipupursue ninyo is related sa spirituality. Related sa, alam nyong, naiintindihan nyo in a deeper level, no? Okay, so let's see what else. Maraming, ano, trabaho for some of you. Multiple streams of income, kailangan lang talaga ng balance. I-balance niyo yan. So, meron ditong complicated situation. Yung iba, you are in a spiritual quest. Naghahanap talaga kayo ng kasagutan dun sa mga bagay na hindi nyo naiintindihan sa inyong sarili or sa religion or spirituality ninyo. Ano tong no na to? Some of you, kung meron kayong hinihintay na tawag galing sa isang tao or message, maaring ngayong week na to hindi mo pa marireceive yan. Kung meron kayong mga inapplyan or may mga hinihintay kayong reply response from someone. O yung iba sa inyo, maaring nagkaroon kayo ng cutting off ng connection sa isang tao. Kaya nga meron ditong Eight of Cups. Yung iba nagkaroon ng break up sa isang romantic partner. Yung iba naman, nagset lang kayo ng boundaries. You just feel like, you know, you don't resonate with that person anymore, and para sa'yo, para sa katahimikan ng isip mo, ikakat mo na lang yung connections mo dun. Meron kang mga decisions na kailangan gawin. Lalo na yung iba sa inyo na umabot pa sa ano, sa demandahan yung naging problema ninyo with that person na minsan naging malapit sa'yo. So, yung iba sa inyo, magkakat na ng connections dyan. Ano na, ending na. So, yung iba naman sa career ninyo, meron ditong enterprise. So, some of you are really getting into business. Sabi rito, you are ready to take the challenge and be your own boss. Ayan. So, yung iba, siguro,
na-realize ninyo na hindi kayo ganun ka masyadong uunlad or magbabago drastically ang inyong life for the better kung kayo ay namamasukan lang or tipong empleyado, ganun. So, ngayon, you are finally focusing on how to become an entrepreneur. Some of you talaga may separation sa relationship. This can be romantic or friendship, but I see this as cutting off connections doon sa mga taong alam mong hindi talaga supportive sa'yo. So, at least nakilala mo sila, diba? So, that is your reading, Sagittarius. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Sagittarius. See you again.